Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, this is the part 5 of our Maestro series. And dito sa episode na to ay i-discuss natin ang buhay ni Father Manuel Francisco SJ. Okay, so let's go. Father Manoling. So yan yung tawag ng mga students niya sa kanya or mga colleagues niya sa kanya, no? Father Manoling. Manuel Simplicio Valdez Francisco, born in 1965 into a musical and political family. Yan, okay. So nanggaling siya sa isang musical and political family. So bakit? Because of this. His grandmother was a concert pianist, Leonarda Ocampo, the first graduate of the St. Scholastica's Conservatory of Music. His uncle, Louis Ocampo, is a prolific songwriter and one of his first music teachers. Yan, okay. So, kanyang lola ay isang concert pianist. Ito, yung kanyang uncle, si Mr. Louis Ocampo. So, si Mr. Louis Ocampo, ano yan? Sikat na musician yan. Siya yung musical director ng mga concert ni Martin Rivera, Lani Misalucha, no? So, siya yun. Galing po, ang level nito parang Ryan Cayabyab. Yan, ganyan. Okay, so, his grandfather was Senator Vicente Francisco. Yan, isa namang senador yung kanyang grandfather. So, kaya yung kanyang family ay musical na, political pa, no? Okay, so yan yun. Okay. He studied classical piano through his first year in high school. Yan, okay. So, nung sinabi natin classical piano, no, yan yung mga pinag-aaralan niya dyan is yung Mozart, Beethoven, Clementi. So, yan yun, no? So, pinag-aaralan niya yung mga piano composition ng mga composers na yan. One August day, while waiting for the family driver to pick him up from school, he was filled with the presence of God and heard a call to his hood. Yan, okay. So, kung medyo bata-bata pa lang itong si Father Manoling, nararamdaman niya na talagang meron siyang calling sa pagpapare, no? When he was a high school freshman, he met his first compositional challenge. Yan, okay. So, konting kwento lang tayo dito, mga choir master and choir members. Nung high school si Father Manoling, meron siyang isang teacher, si Onofre Pagsanhan. Yan, or Mr. Pagsi, kung tawagin nila, no? And sabi niya, mga students ko, mag-join tayo sa isang competition. Parang magko-compose sila ng isang kanta and then ilalaban nila yung kanta na yon. So, sabi niya, yung ating lyrics ay based sa Bible verse Isaiah chapter 49 verse 15. Yan. So, gagawa tayo ng lyrics based doon sa passage na yon, yung Isaiah chapter 49 verse 15. So, mga choir master and choir members, basahin ko na lang, no? So, can a woman forget her infant at the breast? Feel no pity for the child she has born. Even if this were to forget, I shall not forget you. Yan, I shall not forget you. So, dito yung kantang hindi kita malilimutan. Kung alam niyo yung kantang yan, yan yung sinusubukan nilang i-compose, no? So, sabi ni Mr. Pagsi, sige, dyan natin i-base yung ating kanta. Okay, so kada isang estudyante, magko-contribute kayo ng lyrics or isang praise or isang word. So, ang ginawa niya, tinawag niya si student number one. Sabi ng student number one, hindi kita malilimutan. O, then, student number two. Sabi ng student number two, hindi kita pababayaan. So, anong nangyari? Hanggang sa makabuo sila ng isang lyrics para sa isang kanta. Yan, okay. So, yun yung story yan, ng lyrics na yon. And then, after that, apat na students silang naatasan na gumawa ng melody ng kanta.
At ang isa sa mga students na to ay si Father Manoling nga. So ang ginawa ni Father Manoling, pag-uwi niya, ginawa niya agad yung melody ng kanta. And then kinabukasan, yung melody ni Father Manoling ang napili, no, para gamitin dun sa kanta. And yun nga, para paikliin na lang natin yung kwento, lumaban sila dun sa competition. And ayon sa aking research, dito niya unang na-meet si Father Hontiveros, no? Kasi si Father Hontiveros ay isa sa mga judges nung competition. Yan, okay. And then ayon din sa aking research ay nanalo sila dito sa competition na to. So paki-correct na lang ako kung mali yung research ko, pero nanalo sila and nagustuhan ng mga judges at ng mga tao yung kanilang kanta. At yun nga, dahil nanalo itong piece na to, ginawa, kinanta ito ng kinanta ng mga sa iba't ibang parte ng bansa, no? Hanggang sa sumikat siya ng sumikat, kinanta siya sa kasal, kinanta siya sa patay, no? And then kinanta rin siya ng isang sikat na singer, walang iba kundi si Basil Valdez. Yan, isa sa mga sikat na singer natin yan nung panahon na yon. And then sumikat yung kanta hanggang nakarating na ito ng ibang bansa. Ayan. So nung 2009, yung kantang Hindi Kita Malilimutan ay kinanta rin sa funeral mass ni former President Corazon Aquino. Yan, okay. So yun yung storya ng first composition, compositional challenge, no? First compositional challenge ni Father Manoling. So Hindi Kita Malilimutan. So yan yun, no? Okay. California Choir Director Terry traveled to Manila and met composer in the year before he was ordained. And so itong si Director Terry, isang choir director, no, na-meet niya itong si Father Manoling. So, si Father Manoling, lagi niyang binibigyan itong si Choir Director Terry ng mga compositions niya, no? Kumbaga ini-invite niya itong si Director Terry na, "Oh, kantahin mo naman itong aking composition." Yan, and natutuwa naman itong si Director Terry and dinescribe niya si Father Manoling as a humble and approachable person. Yan, okay. So yan. In 1997, Manuel Francisco was ordained. So dito na siya naging ganap na pare, no? He was sent to his first mission post, Kiangan, Fugao. So diyan siya pinadala, no, sa Kiangan, Fugao. And nung una medyo natakot itong si Father Manoling kasi itong Kiangan, itong lugar na to is parang wala siyang kumbaga hindi pa siya developed and wala siyang parang walang telepono, tapos ang transportation hindi rin maganda. So natakot siya. Pero kinalauran, no? Dito na feel ni Father Manoling yung fulfillment doon sa mission na to. And naging masaya siya dahil na-realize niya na lagi niyang kasama ang Diyos. Yan, okay. So, he studied at the Weston School of Theology in Cambridge, Massachusetts and finished his doctorate in 2005. Yan, okay. So, after niya sa Kiangan, no, from rural Kiangan, pinadala naman siya sa United States for graduate school. Yan. And then, yan, pinadala siya sa Weston School of Theology in Cambridge, Massachusetts, and finished his doctorate. Yan, noong 2005. Yan. So, natapos niya yung kanyang doctorate, no? So, Father Manoling remains deeply involved in the Bukas Palad Music Ministry, of which he is founding member, and in the Jesuit Music Ministry. And so after noon, bumalik na siya sa Pilipinas, nag-focus na siya ngayon ulit sa paggawa ng music, no? At ito nga, itong Bukas Palad Music Ministry, isa po itong choir, no? Magaling na choir po ito. Ang kinakanta nila is more on liturgical music. Pag sinabi po natin liturgical music, ito po yung mga kinakanta sa misa. At kalimitan po ng kinakanta nila is mga compositions po ni Father Manoling Francisco. Yan. So, dyan muli nag-focus si Father
Manuling, no? Okay. So, he has composed over 100 songs. Dami. That are sung all over the world, wherever Filipinos gather for worship. Yan. So, kung ikaw ay isang Pilipino, no, at ikaw ay isang Katoliko, ako'y siguradong alam kang isang kanta ni Father Manoling. Dahil hanggang ngayon, sikat na sikat pa yung mga kanta ni Father Manoling. At kapag may kinompose siyang bagong kanta, eh talaga namang kinakantayan ng lahat ng choir, no? At lahat ng mga parishes, no? So, today he teaches systematic theology in the Loyola School of Theology at the Ateneo. Yan. So, ngayon siya ay isang teacher, no? Okay? Yan. So, ito yung mga compositions niya. Actually, ito, list po ito ng album, no? Ng Bukas Palad. Or, ito po yung parang mga music book kung saan, eh, naglalaman po ito ng mga 15 to 30 songs yata na mga compositions po ni Father Manoling. So, yan pong nilalaman yung mga album na yan, no? Kalimitan po sa mga album na ito ay puro pang misa, no? At ito po ay kalimitan din ay mga kinanta ng Bukas Palad. Yan, okay. So, ito po yung mga awards niya. Yan, okay. Sikat na sikat po talaga yan si Father Manoling Francisco. No? Next, okay. So, eso na tayo. Yan, so, sa aking pagbabasa at pagre-research ng kwento ni Father Manoling, no, ang lesson na natutunan ko dito is, ito, dapat tayo ay kumuha ng isang mentor, no? Get a mentor. Hindi lang isa, kundi mas marami, mas maganda, no? So, get a mentor. Bakit? Kasi para mas maging tayong successful dun sa ating karera, no? Bilang isang musician. Sa kaso po ni Father Manoling, ang kanyang naging mentor ay ang kanyang uncle na si Mr. Louie Ocampo. Isa po ito si Mr. Louie Ocampo sa naging mentors niya. Eh, napakagaling po nito ni Mr. Louie Ocampo. Kaya walang duda na ito po si Father Manoling ay naging isang magaling na musician din po. And the next lesson po is get a model. Sa isang interview po, no, sinabi ni Father Manoling na ang kanyang modelo or kanyang sinusundan ay itong kanyang uncle na si Louie Ocampo. At ito pong si Ryan Cayabyab. Yan, okay. Alam niyo po, ang maganda po kasi na meron po tayong tinatawag na model is lalo tayong nai-inspired. Lalo tayong ginaganahan dun sa ating passion. Kung tayo isang musician, lalo tayong ginaganahan tumugtog. Lalo tayong ginaganahan mag-compose. Lalo tayong ginaganahan kumanta sa choir. So, yun po yung kahalagahan ng meron po tayong model. Yan. Okay. So, mga choir masters and choir members, sana may natutunan kayo sa episode na to. And wait pa po kayo, no? Dahil marami pa po tayong itatackle na mga maestro dito sa Maestro Series. Okay? So, sana nagustuhan nyo to. God bless and bye-bye!